Hi everyone and welcome back to another vlog. Nasa Shore 2 Residences ako para ipakita sa inyo yung ongoing na basic furnishing namin and kung ano na yung status. So, update lang, meron na kaming flyers. Naglagay na kami. If you're interested po, pwede kayong pumunta ng admin and mag-check ng flyers namin. So, meron na kami sa Shore 2 Residences, sa Shore 3 Residences. So, ongoing yung sa Coast Residences and sa S Residences. Kapag kayo po yung mag-turnover, pwede kayong kumuha ng flyers namin. Yan. So, i-discuss ko din to para alam ninyo kung ano yung nandito sa flyers namin. Ongoing basic furnishing. So, nadumihan. Dininisin na lang namin after. Naglagay na kami ng shower heater. And additional yung naglagay din kami ng towel rack na bidet. Meron na rin washing. Pero mamaya na namin ilalagay. And maglalagay ng mirror. So, ito yung mirror niya. LED. Eh, naglagay kami dito ng microwave shelves. Samsung na ref, sofa bed, meron na. And naglagay din kami ng dining, marble type. Ito yung cabinet na in-order namin, aluminum. Mas maganda pag aluminum. And meron siyang safe box na i-generate mo yung gusto mo na code. Meron na rin kaming Samsung and kulang na lang dito mattress. Ah, ito. Mattress to. Ayan. Then, ilaw and fan light. And, i-discuss ko sa inyo kung ano yung nandito sa flyers namin. So, hindi lang siya basta flyers. May purpose po yung flyers na to. First, so, ito yung mga sample na basic furnishing namin. And in-explain ko dito na we can do basic furnishing from turnover to gate pass and working permit. So, kami na yung gagawa. Hindi nyo na kailangan pumunta sa turnover. Lalong-lalo na kapag nasa ibang bansa kayo. So, nagsiservice kami nun. I-check namin lahat ng nasa unit. So, if ever na hindi siya pasado sa standard ninyo, ipapunch list namin siya. Ngayon, kapag kapasado naman, magpo-proceed tayo dun sa basic furnishing. Then, sa basic furnishing, mostly nasa, ang start niya is 190,000. So, ang idadown nyo po doon is nasa 150,000. Then, yung 40,000 is i-offset namin doon sa rent. And yun yung maganda kasi mapipilitan kaming maghanap talaga ng tenant para ma-offset yung kulang ninyo. And then, ito, nakikita nyo yung QR code. Kapag in-scan nyo yan, mapupunta kayo dito sa Google Form. Sa Google Form, mamimili kayo. Ganito siya. Yan. Sa Google Form,
mamimili kayo doon, i-click nyo lang kung ano yung prefer ninyo na brand. Like for example, sa microwave, kung prefer ninyo American Home or yung Fujidenso. Then sa aircon, dalawa yung pagpipilian ninyo. Isang Sharp and isang Samsung. Yun, nililimit ko lang sa dalawa dahil kapag ka, if ever, nasa warranty pa, mas mabilis malalaman sa unit kung dalawa lang. So, dalawang supplier lang ng kukontakin namin para dun sa warranty. Yun lang yung gusto ko kapag ka kami yung nag-furnish. Mas mabilis dahil yung mga supplier, alam ko na kung saan sila hahanapin. And then kapag ka hindi nila kami inasikaso, next time, hindi na namin sila kukunin. And then same din sa ref, two-door. Laging two-door yung binibili namin, and then inverter na rin siya dahil nagre-reklamo yung mga Chinese na mataas daw yung kuryente nila. So dapat inverter po yung bibilin talaga. And dito rin, ayan. So, mamimili kayo kung anong washing, anong sofa, and ano yung bed. Ito yung best seller namin. And then, ito yung laging nire-recommend namin. Hindi siya imported. Talagang pinakustomize namin. And doon ko rin nalaman na mas maganda leather ang ilagay sa unit. Unang-una, hindi niya ina-absorb yung pawis ng tenant dahil minsan yun yung problema namin eh. Ito yung maganda, then i-steam na lang namin, di-deep cleaning namin. Then yung mattress namin, magandang klase din siya. Ayan, ito, makikita ninyo. And then sa bedroom naman yung mga ilaw, meron kami, may fan light, may accent light. So dito, minsan, yung ibang owner, gusto nila, pwede po yun na fan light, or gusto ninyo accent light, then accent light. Pero mas nare-recommend ko yung combination na sa bedroom, kasi dito naman yung aircon, accent light, and then sa living room is yung fan light. So more of information din namin sa company namin sa likod. And makikita dyan na meron kami nandito sa YouTube channel. Meron din. So, yun lang. And don't forget na kumuha nito kapag kayo po yung nag-turnover para makita ninyo yung mga ino-offer namin. And ito pala, sa likod, so kasama ko dyan si Suki. Sa likod, meron kami, kung gusto mo lang na home styling na mag-a-add ka lang ng 150, meron ka ng customized bedroom cabinet and customized overhead toilet and bath cabinet, microwave shelves, TV console and bar table, and kitchen backsplash with marble TF light. So if ever like nito, ang cabinet na in-order namin, pwede siyang i-cancel, then pwedeng i-combine na lang ito. And then pwede rin kayong mag-add-ons if ever na may mga kasi pinapa-Airbnb yung iba, so maglalagay ng digital smart lock. Pero sa ngayon, nag-i-switch na kami yung mga unit namin sa long term is sa smart lock namin para ma-monitor namin yung in and out ni tenant. Minsan kasi hindi sila nagpaparamdam ng mga 2 days, ganun. So, i-check na lang namin sa log doon kung pumasok ba sila sa unit o hindi. And then kung nasa unit ba sila, para ma-monitor din namin yung tenant. Yun yung pinaka-importante eh. Dahil minsan, 1 week na pala, wala na, check na natin yung unit. Bakit hindi nagre-reply si tenant? Then pwede rin kayong mag-request ng wall mirror, lalong-lalo na sa mga unit owner na nagpapa-Airbnb. Malaking tulong yung wall mirror dahil nagpapalawak siya ng unit. Yun. Then yung isang unit ko, nilagyan ko siya ng wall mirror. Papakita ko sa inyo kung ano talaga yung effect niya. And ngayon, ongoing ang home styling doon, renovation, dahil nag-out na si tenant. So, plinan ko siyang ipa-Airbnb. Pero sa ngayon, hindi pa kami nag-handle ng ibang unit dahil understaff kami. So, Sabado at Linggo, walang nag-aasikaso. So, yun yung sa ngayon na update sa daily rent namin na kung nagpapaservice ba kami. So, sa ngayon, long term. And then, yung sa mga daily ko is personal lang
personal lang na mga unit. So ang nag-aasikaso talaga doon is yung husband ko. Yun ang sa kanya naman. And meron kaming handle sa Shell residences, sa Sea residences. Family owned kasi yun kila mama. So yun lang yung mga inaasikaso niya, yung sa amin lang. Pero titignan ko in the future kung kakayanin, and then matulungan ko niya rin yung ibang unit owner na nagpapa daily na mabigyan kayo ng magandang service sa nagaling sa team din. Yun. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to like and subscribe, and para lang ma-update ang ibang unit owner kung ano yung in terms of sa rentals and sa management, kung ano na yung update dito sa MOA area. And then ngayong week naging maraming napaka-busy ng MOA. Unang-una may fireworks by the bay, and then meron din yung Marvel Universe Live, which is nanood kami kasama yung mga bata. Maraming ganap ngayon sa MOA. So napakagandang opportunity yung Airbnb ngayon dito sa MOA. So if ever po pwede kayong, kung meron kayong kamag-anak na pwedeng mag-handle muna ng Airbnb ninyo, pwede niyong ipa-handle. Thank you for watching and see you in my next vlog. Dito sa building na to, Tower 1, meron kaming for sale, 4 million, net kay owner, and may tenant na rin ngayon. Good for 1 year. So if you're interested po, just email us at buy@talktotimdale.com para masend namin yung information ng unit. So clean title na po yun. Just get